Si Saito Hiraga ay isang simpleng tao na walang kaibigan at nakatira sa isang advanced cities. Isang araw, habang natutulog siya, bigla siyang napunta sa isang mundo na puno ng magic, wizards, at mga nilalang na may mahika. Bumagsak siya sa loob ng isang magical academy na napapaligiran ng mga mages. Nagulat siya dahil wala siyang natatandaang na aksidente siya bago mapunta rito. Habang nagtatawanan ng lahat dahil sa kakaibang bihis niya, si Luis, ang mage na nag-summon sa kanya, ay tinangkang iwanan siya tulad ng ginawa ng kanyang ama at sinubukang mag-summon ng ibang familiar. Ngunit hindi pumayag ang teacher at pinilit siyang gumawa ng contract kay Saito. Lumapit si Luis kay Saito, ngunit umatras siya dahil wala siyang tiwala sa mga babae. Sinabi ni Luis na huwag gumalaw at binuo nila ang contract. Isang marka ang lumitaw sa kamay ni Saito, na nangangahulugang nabuo na ang kanilang bond. Nalaman ni Saito na si Luis ay isang mage mula sa isang noble family, ngunit wala siyang kakayahan pagdating sa magic. Palaging pumapalpak at sumasabog ang kanyang mga spells, kaya tinatawag siyang zero ng lahat. Dinala siya ni Luis pabalik sa kanyang kwarto, galit pa rin sa kanya, at sinimulan siyang tratuhin na parang isang servant. Ibinato ni Luis ang kanyang mga damit kay Saito para labhan. Tinangkang magpakatatag ni Saito at sinabing ayaw niya, ngunit inilabas ni Luis ang kanyang wand at sinubukang mag-cast ng spell, ngunit nabigo ito at nagdulot ng isa pang pagsabog. Nang magkalma na ang lahat, nagdesisyon si Saito na tumakas palabas ng kwarto at nagmamadaling lumabas ng gusali. Sa kanyang pagtakbo, nabangga niya ang isang blondeng lalaking nagngangalang Gush de Grammont. Hindi siya tumigil at patuloy na tumakbo palabas ng gusali, ngunit ginamit ni Gush ang kanyang magic para itaas si Saito sa ere. Habang nag-aalala si Saito at nakikita ang dalawang buwan sa langit, napagtanto niya na hindi ito isang masamang panaginip, napunta nga siya sa isang parallel world. Kinagabihan, natulog si Saito sa sahig habang nakatali upang hindi makatakas. Inutusan siya ni Luis na labhan ang kanyang mga damit, at sa huli ay pumayag siya dahil mukhang normal ito sa mundong iyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang labhan ang mga damit ni Luis. Tinukoy ni Luis ang iba pang maruruming damit sa kanyang drawer, na ikinainis ni Saito pero pinabayaan na lang niya. Hiningi ni Luis ang tulong ni Saito sa pagbibihis, ngunit tumanggi si Saito at sinabing gagawin lamang niya ito kung aalisin ni Luis ang kadena. Pumayag si Luis at tinanggal ang kadena, kaya tinulungan siya ni Saito sa pagbibihis. Pumunta sila sa dining hall para mag-almusal, gutom na gutom si Saito dahil hindi pa siya kumakain mula nang dumating sa mundong ito. Napansin niyang pinagtitinginan sila ng mga tao habang hinihila ni Saito ang upuan ni Luis. Pinaupo siya ni Luis sa sahig malapit sa kanyang mga paa at binigyan ng piraso ng lumang tinapay sa basag na plato. Pagkatapos ng almusal, lumabas sila at nakita ang ibang mga estudyante kasama ang kanilang mga familiars. Nakabangga ni Saito si Kirch Augusta Frederica von Anhalt Zerbs na may kasamang fire-breathing salamander bilang familiar. Ininsulto ni Kirch si Luis at sinabing nagdala lamang ito ng isang peasant para magpanggap na summon familiar. Dismayado si Luis at umalis, ngunit aksidenteng nabangga ni Saito ang isang maid na nagngangalang Shesta na nagpatapon ng dala niyang cake. Parehong nagsorry sina Saito at Shesta, at pinulot ni Saito ang cake para ibalik sa plato. Si Shesta, na isa ring peasant, ay nagbahagi na isa lang siyang servant at hindi tulad ng familiars. Tinawag ni Gush si Shesta at nagtanong si Saito kung pwede niyang i-deliver ang cake, na tinanggap naman ni Shesta. Dinala ni Saito ang cake kay Gush na kasama ang isang babae, at narinig niyang sinabi ni Gush na wala siyang ibang mahal kundi siya. Hindi mapigilan ni Saito ang matawa sa line na iyon. Inilahad niya na nakita niyang nag-flirt si Gush sa isang first year na babae noong nakaraang araw. Sinubukan ni Gush na itanggi ito, ngunit itinuro ni Saito ang babaeng kasama ni Gush kahapon, na nagbunyag ng kasinungalingan ni Gush. Parehong nalaman ng dalawang babae ang katotohanan at sinampal si Gush, na napaupo sa sahig. Hinamon ni Gush si Saito sa isang duel, na tinanggap naman ni Saito. Ipinilit ni Luis na mag-sorry si Saito, ngunit binaliwala niya ito at nagtungo sa lugar ng duel. Nagulat si Gush nang dumating si Saito, sinubukan ni Luis na mamajitin, na sinabing bawal ang duel sa campus. Ngunit iginiit ni Gush na bawal ang duel sa pagitan ng mga nobles, ngunit dahil peasant si Saito, ito ay pinapayagan. Nagsimula ang duel, ngunit gumamit si Gush ng robot para labanan si Saito imbes na harapin siya ng direkta. Tinamaan si Saito ng suntok ng robot at napabagsak, ngunit tinanggihan niya ang payo ni Luis na sumuko. Sa kabila ng kanyang mga sugat, patuloy siyang bumabangon. Binigyan siya ni Gush ng espada, iniisip na hindi niya ito mabubuhat. Sa kamanghamanghang paraan, naramdaman ni Saito na nagiging mas malakas siya sa kabila ng sakit at nahati ang robot sa isang slash.
Tumawag si Gush ng mas maraming robot, ngunit natalo silang lahat ni Saito bago itutok ang espada sa leeg ni Gush, na nagpatanggi kay Gush. Namangha ang mga tao na tinalo ng isang peasant ang isang noble. Tumakbo si Luis kay Saito habang siya'y pagod na pagod at nahimite. Nagising si Saito sa isang kama, puno ng mga benda. Nasa kwarto si Shesta at sinabing tatlong araw na siyang walang malay. Nandoon din si Luis, natutulog sa tabi ng bintana, pagod sa pagbabantay sa kanya. Bumalik sa normal ang buhay ni Saito, at kailangan niyang labhan ang mga damit at bihisan si Luis araw-araw. Isang araw, sumama siya kay Luis sa klase. Tinutokso si Luis at tinatawag siyang Luis the Zero, na ikinatuwa ni Saito. Pagkalabas nila, tinanong ni Saito si Luis tungkol dito at ipinaliwanag niya kung bakit siya tinatawag na Zero, na labis na ikinatawa ni Saito. Pinagtawanan niya ito, na lalo pang ikinagalit ni Luis. Nagtapos ito sa paglikha ni Saito ng kanta para higit pang asarin si Luis, na nagresulta sa pagkagalit ni Luis at pagtanggi na bigyan siya ng pagkain. Nung gabing iyon, si Saito ay paulit-ulit na nagmamakaawa kay Luis para sa pagkain. Nang sa wakas ay pumayag na siyang bigyan ito ng hapunan, muling tinukso ni Saito si Luis sa pangalan nito, na ikinagalit muli ni Luis. Pinilit niya si Saito na matulog sa labas, habang sinusubukang matulog sa labas, nakita siya ni Shesta at sinabi niya na pinalayas siya ni Luis at wala pa siyang kinakain. Dinala siya ni Shesta sa kusina kung saan maraming manggagawa ang nagbigay sa kanya ng maraming pagkain dahil siya lang ang nag-iisang peasant na nakatalo sa isang noble. Kumain si Saito hanggang mabusog at bumalik sa kanyang higaan sa labas ng kwarto ni Luis. Habang natutulog siya, dumating si Kirch kasama ang kanyang salamander at kinidnap siya, dinala siya sa kanyang kwarto. Sinubukan ni Kirch na akitin si Saito para lumipat mula kay Luis sa kanya. Ngunit bago pa man may mangyari, dumating si Luis at hinayla pabalik si Saito sa kanyang kwarto. Ipinaliwanag ni Luis na ang kanilang pamilya at ang pamilya ni Kirch ay magkaaway, at kahit hindi siya interesado kay Saito, hindi niya hahayaan na mapalapit ito kay Kirch. Tinanong ni Saito kung nagseselos ba siya, na lalong ikinagalit ni Luis at binugbog siya. Sinabi ni Luis kay Saito na matulog na dahil pupunta sila sa bayan kinabukasan. Sinubukan ni Saito na lumabas muli ngunit pinigilan siya ni Luis at sinabi na pwede na siyang matulog sa loob ng kwarto, na tinanggap naman ni Saito. Kinabukasan, dinala ni Luis si Saito sa bayan sakay ng kabayo. Sinabi niya kay Saito na mukhang interesado si Kirch sa kanya at kailangan niyang may paraan para ipagtanggol ang sarili. Pumunta sila sa isang blacksmith shop kung saan humingi si Luis ng pinakamahusay na espada ngunit nabigla sa presyo. Humingi na lang siya ng mas abot kayang espada at napili ang isang luma at kalaw-angin na espada. Kinagabihan, pumasok si Kirch sa kanilang kwarto dala ang isang gintong espada na hindi nila kayang bilhin. Inalok niya ito kay Saito at tinanong kung kaninong panig siya pipiliin. Naguluhan si Saito dahil gusto niya ang mamahaling espada, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang argumento, may narinig silang boses mula sa kalaw-angin na espada na tinawag silang mga idiot. Itinanggi ni Saito na siya iyon, at napagtanto nilang nagmula ang boses sa kalaw-angin na espada. Kinausap ni Saito ang espada at ipinakilala nila ang isa't isa. Masaya si Saito na may nakilalang kaibigan at nagpa siya na panatilihin ang luma at kalaw-angin na espada kaysa sa mamahaling isa. Kinabukasan, habang naglalaban ang isa sa mga silk dresses ni Luis, patuloy siyang pumapalpak, tulad ng dati sa kanyang buhay. Biglang lumapit si Shesta at tinulungan siyang linisin ang damit. Nagpaalam si Shesta sa kanya ng malungkot at umalis. Kinabukasan, sinabi ni Luis kay Saito na manatili sa labas kasama ang iba pang mga familiar habang siya ay nasa klase, at pumayag naman si Saito. Habang naghihintay sa labas, nilapitan siya ng isa sa mga chef mula sa kusina at inimbitahan siyang kumain. Habang nasa kusina, hinanap niya si Shesta ngunit hindi niya ito nakita. Tinanong niya ang chef, at sinabing umalis si Shesta sa academy kaninang umaga at dinala siya ng isang nobleman na nagngangalang Count M. Naguguluhan si Saito at bumalik sa kwarto ni Luis para pag-usapan ito. Ipinaliwanag ni Luis na kapag may nobleman na nagdala ng maid, ito ay kadalasang para gawing mistress, kahit nalaban ito sa kagustuhan ng babae. Lubos na nabigla si Saito at tinanong kung bakit hindi galit si Luis dito. Sinabi ni Luis na naaawa siya kay Shesta ngunit wala silang magagawa para sa kanya. Kinagabihan, nagdesisyon si Saito na tumakas mula sa kastilyo at pumunta sa bahay ni Count M. Pumasok siya sa mansion, ngunit agad siyang nahuli ng mga security guards at dinala sa harap ng Count. Sa kanyang pagiging bobo, sinabi ni Saito na nandito siya dahil narinig niyang masama ang Count.
Tiningnan siya ng count at sinabing umalis na lang siya kung gusto niyang mabuhay. Ngunit tumanggi si Saito at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin para palayain si Shesta. Sumagot ang count na kung madadala ni Saito ang librong pag-aari ni Kirch, na isang family heirloom, papalayain niya si Shesta. Agad na tumakbo si Saito pabalik sa kagubatan, kung saan siya nakita ni Luis na naghanap sa kanya. Dinala siya pabalik ni Luis at sinabihan siyang tumahimik at matulog dahil wala silang magagawa sa sitwasyon. Pumayag si Saito at nagsinungaling na matutulog na siya, ngunit palihim siyang nagtungo sa kwarto ni Kirch at humiling ng family heirloom. Nakakagulat na hindi ito pinahalagahan ni Kirch at agad na ibinigay kay Saito sa kondisyong lalabas siya kasama niya. Naiinis si Saito at agad na umalis sa kwarto, na ikinagulat ni Kirch na ngayon ay nagtataka kung ano ang ikinagalit ni Saito. Kumuha si Saito ng espada at sumakay sa isa sa mga kabayo, at nagtungo sa bahay ng Count. Samantala, pumunta si Kirch kasama ang kanyang kaibigan na si Charlotte sa kwarto ni Luis upang gisingin siya at sabihing wala na si Saito. Nabigla si Luis nang malaman na nawala si Saito at nagtanong kung saan siya pumunta. Sinabi ni Charlotte na naniniwala siyang pumunta si Saito sa bahay ng Count. Sila'y sumakay sa dragon ni Charlotte at nagmamadaling pumunta sa mansion ng Count. Sa kabilang banda, sinubukan ni Saito na palihim na pumasok muli sa mansion ng Count, ngunit agad siyang nahuli ng mga guards at dinala sa harap ng Count. Hinugot ni Saito ang kanyang espada laban sa Count, na ikinagalit ng Count dahil walang peasant ang pwedeng humugot ng sandata laban sa isang noble. Binasag ng Count ang isang vase at ginamit ang tubig mula rito upang atakehin si Saito. Bumagsak si Saito at bago siya makabangon, ginawang mga maiikling dagger ng Count ang tubig at inihagis kay Saito. Sa kabutihang palad, dumating si Luis sa huling sandali at binasag ang mga dagger na nagligtas kay Saito. Nabigla ang Count na makita ang mga anak ng mga kilalang pamilya sa kanyang lugar at nagpakalma. Sinabi niya kay Luis na karapat dapat si Saito na mapugutan ng ulo dahil sa kanyang ginawa, ngunit nakiusap si Luis na palayain siya at siya na lang ang parusahan. Tinanong ni Kirch kung mayroong anumang makakapagpatawad kay Saito, at sumagot ang Count na kung maibibigay nila ang family heirloom, mapapatawad niya si Saito. Agad na kinuha ni Kirch ang libro at iniabot ito sa Count, na tuwang-tuwa na tinanggap ito at nagsimulang magbasa. Paalala ni Saito sa Count ang kanyang pangako, at pabayaang sinabi ng Count sa mga guards na palayain si Shesta. Naging curious si Saito kung ano ang laman ng libro at natuklasan niyang isa lamang itong magazine mula sa modern day Japan na posibleng nasummon ng mga ninuno ni Kirch, tulad ng pagkakasummon sa kanya sa mundo na iyon. Nagpasalamat si Shesta kay Saito sa kanyang tulong at hinalikan siya sa pisngi bago sila bumalik sa academy. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naging excited si Luis tungkol sa isang paparating na exhibition kung saan magpapakita ang mga estudyante ng kanilang familiars para manalo ng premyo. Nagtaka si Saito sa biglaang sigla ni Luis dahil hindi naman siya interesado sa mga ganitong bagay dati. Sinimulan niyang turuan si Saito ng tamang asal at wastong pagsasalita, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sinubukan din niyang ituwid ang kanyang tindig, ngunit hindi rin naging matagumpay. Hindi maisip ni Luis kung anong talent ang maaaring ipakita ni Saito hanggang sa pabiro niyang iminungkahi ang pagpapakita ng kanyang kakayahan sa paglalaba, na nagdulot ng isang malupit na sermonan mula kay Luis. Naaalala ni Luis ang kakayahan ni Saito sa espada at tinanong kung pwede niya itong ipakita. Gayunpaman, tumanggi si Saito dahil nahihiya pa rin siya sa kanyang nakaraang pagkakamali sa espada. Ipinilit ni Luis na magpraktis siya upang maiwasan ang kahihiyan sa exhibition. Nagpraktis si Saito sa bakuran ngunit nakakatawa siyang tingnan habang nahihirapan siyang balansehin ang sarili. Sinabi ni Shesta kay Saito na bibisita si Princess Henrietta sa kanilang academy, na nagmotivate sa lahat na pagbutihin ang kanilang gawain. Dumating si Princess Henrietta, at matapos ang mga pormalidad, lumabas siyang isang magiliw at eleganteng babae. Kinagabihan, tinanong ni Luis si Saito kung paano ang kanyang training sa espada. Inamin ni Saito na nahihirapan siya sa balanse, at pabiro niyang iminungkahi na ipakita na lang ang kanyang kakayahan sa paglalaba, na ikinainis ni Luis. Bago pa man siya makasagot, pumasok ang isang taong may hood sa kwarto at niyakap si Luis. Sa kanilang gulat, lumabas na ito pala ay si Princess Henrietta mismo. Ibinahagi ng prinsesa at ni Luis ang kanilang pagkakaibigan mula pagkabata, na nagpapakita kung gaano sila kalapit. Pinahalagahan ng prinsesa ang kanilang samahan matapos mamatay ang kanyang ama. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Luis sa asal ni Saito, tumawa lang ang prinsesa at binigyan sila ng swerte para sa nalalapit na exhibition. Sa araw ng exhibition, kabado si Luis sa turn ni Saito. Ipinakilala ni Luis si Saito bilang kanyang peasant class familiar, na ikinatawa ng lahat. Kahit na nakakaramdam ng kahihiyan, hindi sumali ang prinsesa sa pagtawa.
hindi naging maganda ang pagpapakita ni Saito at nauwi siya sa pagiging paksa ng mga biro. Nanghihiya si Luis at mabilis na hinayla si Saito papalayo sa entablado. Sa labas, nakaharap nila ang isang malaking golem na umatake sa kanila. Pinrotektahan ni Saito si Luis ngunit siya ay nahuli. Tinangkang gamitin ni Luis ang fireball spell ngunit aksidenteng nasira ang isang tore. Natakot ang golem at umalis, ngunit hindi bago ito kumuha ng isang bagay at tumakas. Nailigtas si Saito ni Charlotte na nakasakay sa isang dragon. Pagkatapos, bumuo ng isang komite upang imbestigahan ang nagnakaw, ngunit walang anumang lead na lumitaw. Kinabukasan, nasa klase sina Luis at Saito nang patuloy na nililigawan ni Kirch si Saito. Nagdala siya ng masarap na pagkain sa klase, alam na hindi nakakakuha ng ganitong mga pagkain si Saito habang kasama si Luis. Pinakain pa niya si Saito mismo, na ikinainis ni Luis. Biglang pumasok ang isang guro sa silid-aralan at tinawag sina Luis, Kirch, at Charlotte upang sumunod sa kanya. Dinala sila sa opisina ng headmaster kung saan tinalakay niya ang kakaibang pagnanakaw ng isang secret weapon mula sa kastilyo. Pinaghinalaan ng headmaster na may foul play at hinimok ang lahat na maging mapagmatsyag, naniniwalang ang magnanakaw ay isang pamilyar sa academy. May sketch ng magnanakaw ang headmaster, ngunit natatakpan ng hood ang kanyang mukha. Alam nilang pumunta siya sa gubat matapos nakawin ang weapon. Nagtanong ang headmaster ng mga volunteer upang hulihin ang magnanakaw, ngunit walang gustong sumubok dahil sa panganib na dala ng golem na kasama nito. Nadismaya ang headmaster sa pag-aatubili ng mga noble na kumilos. Gayunpaman, itinaas ni Luis ang kanyang kamay upang mag-volunteer, kasunod sina Charlotte at Kirch. Nagulat ang lahat at nagkaroon ng alalahanin tungkol sa tatlong third year na mga babae na haharapin ang magnanakaw ng mag-isa. Pinuri ng headmaster ang kanilang tapang at ipinahayag ang kanilang natatanging kakayahan, ang pagiging anointed knight ni Charlotte, ang malakas na flame magic ni Kirch, at ang makapangyarihang linya ng mga mages ni Luis, kasama ang swordsmanship skills ni Saito, na ginawang isang malakas na koponan. Nag-volunteer din ang sekretarya ng headmaster upang gabayan sila sa gubat, at inaprobahan ito ng headmaster. Pumunta ang grupo sa gubat at natuklasan ang mga bakas na iniwan ng magnanakaw. Habang naglalakbay, inialok ni Kirch ang espada na binili niya para kay Saito, at matapos ang tahimik na pag-aproba ni Luis, tinanggap ito ni Saito. Sinundan nila ang mga bakas patungo sa isang liblib na cottage sa malalim na kagubatan. Ginamit ni Charlotte ang kanyang magic upang hanapin ang mga nakatagong traps, ngunit wala siyang nakita kaya pumasok sila sa loob. Natagpuan nila ang isang abandonadong cottage na puno ng basag na plato at kalat-kalat na mowables. Habang paalis na sila, natuklasan ni Charlotte ang ninakaw na item, ang Staff of Destruction. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-imbestiga nang marinig nila ang sigaw ni Luis mula sa labas. Bumalik ang golem at inatake sila, sinubukan ni Charlotte na gumamit ng wind magic laban dito ngunit walang epekto. Gumamit si Kirch ng flame magic na may kaunting epekto ngunit hindi sapat upang talunin ang golem. Tinawag ni Charlotte ang kanyang dragon upang tumulong, ngunit si Luis, na nakaramdam ng pagkasawota dahil sa kanyang di-perpektong magic, ay sumugod at inatake ang golem ng paulit-ulit na nagdulot ng pansin nito sa kanya. Nang pumunta ang golem para sa huling strike, iniligtas siya ni Saito sa huling sandali, ngunit sinampal niya si Luis upang ipakita ang kanyang halaga. Inamin ni Luis na nasasaktan siya sa mga kritisismo tungkol sa kanyang mahina na kakayahan sa magic. Habang patuloy na umatake ang golem, matapang na lumaban si Saito gamit ang espada na ibinigay ni Kirch, ngunit ito ay nabasag. Sa kanyang pagkadesperado, hinugot niya ang kalawangin na espada sa kanyang likod, na nangakong hindi mababasag. Naramdaman ni Saito ang biglaang lakas at sinimulang atakehin ang golem na may bagong lakas. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkasira nito, patuloy na nakaka-regenerate ang golem. Determinado si Luis na makatulong, kaya't sinubukan niyang gamitin ang Staff of Destruction ngunit hindi niya ito mapaandar. Nang papalapit na ang golem sa kanya, muling iniligtas siya ni Saito at kinuha ang staff. Nakilala ni Saito na ito ay isang rocket launcher mula sa modern-day Japan. Inihanda niya ito at ginamit upang sirain ang golem. Naramdaman ng ginhawa, si Charlotte, Kirch, at Saito ay muling sumama kay Luis, at kinuha ng sekretarya ng headmaster ang ninakaw na item. Napansin ni Saito na kakaibang kalmado ang sekretarya sa buong pangyayari. Tinanggal ng babae ang kanyang salamin at itinanggal ang pagkakatali ng kanyang buhok, na nagpakita ng kanyang totoong anyo bilang ang magnanakaw na si. Tinukso niya sila, ngunit agad siyang pinatumba ni Saito bago pa niya magamit ang weapon. Sa kanilang pagbalik, ipinaliwanag ni Saito na ang weapon ay isang rocket launcher mula sa kanyang mundo, kaya't alam niyang maaari itong gamitin ng isang beses lamang.
Sa opisina ng headmaster, pinuri sila at nalaman nila na pupunta sila sa kabisera upang kunin ang kanilang gantimpala para sa pagkakahuli ng magnanakaw. Pagdating sa kabisera, nanood si Saito mula sa gilid habang sumasayaw at nag-e-enjoy ang mga tao. Bigla niyang nakita si Luis na pumasok sa hall na nakasuot ng magandang damit. Sa halip na sumayaw kasama ang iba, lumapit siya kay Saito at tinanong kung gusto niyang sumayaw, na agad niyang tinanggap. Kinabukasan, inimbitahan sina Luis at Saito sa Royal Palace kung saan nagpasalamat si Princess Henrietta sa kanilang ginawa. Lumapit siya kay Saito at inabot ang kanyang kamay upang halikan, ngunit hindi naintindihan ni Saito ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Luis na halikan ang kamay ng prinsesa, ngunit sa halip, hinalikan ni Saito ang mukha ng prinsesa, na ikinagulat nito. Agad siyang pinagalitan ni Luis at humingi ng tawad sa prinsesa bago siya sinuntok. Sinabi ni Princess Henrietta na ayos lang at humiling ng pabor sa kanila. Pumayag si Luis na gawin ang anumang hiling ng prinsesa. Sinabi ng prinsesa na kailangan nilang mamuhay sa bayan bilang normal na tao upang mag-imbestiga dahil may balitang masama ang trato ng mga aristocrat sa mga karaniwang tao. Agad na pumayag si Luis at sinabing gagawin nila ang anumang nais ng prinsesa. Kinagabihan, lumabas si Luis mula sa isang shop na nakasuot ng plebeian na damit na hindi niya gusto ngunit napilitang isuot upang makihalo sa iba. Dinala niya si Saito sa isang stable upang bumili ng kabayo ngunit natuklasan niyang napakamahal ng mga ito at hindi pa nila kayang bumili. Pagkatapos, nakakita siya ng isang 5-star hotel at sinubukang magpa-reserve ng kwarto, ngunit para lamang ito sa mga mayayamang bankers at wala silang sapat na pera upang makakuha ng kwarto. Nainis siya at nang iminungkahi ni Saito na kumuha na lang sila ng mas murang kwarto, nagalit si Luis at nag-walk out. Kinagabihan, nakita ni Saito si Luis na nakaupo mag-isa sa isang bench at inamin ni Luis na natalo niya ang lahat ng pera nila sa kasino dahil gusto niyang kumita pa ng pera. Sinabi ni Saito na dapat silang bumalik sa prinsesa at humingi ng dagdag na pera, ngunit tumanggi si Luis, sinasabing hindi nila pwedeng biguin ang prinsesa. Nagrereklamo si Saito dahil gutom na siya nang biglang lumapit ang isang lalaki na mukhang galing sa Pride Parade at tinanong kung gusto nilang matulog sa isang lugar sa isang kondisyon. Ang kondisyon ay kailangang magtrabaho si Luis bilang waitress sa isang inn kasama ang ibang mga babae habang si Saito ay tutulungan sa kusina sa ilalim ng pamumuno ni Jessica. Habang naglilinis ang mga babae ng mga mesa, sinabi ng Walking Rainbow Flag sa kanila na ang makakakuha ng pinakamaraming tip ay makakakuha ng malaking bonus kasama ang kanyang magical heirloom outfit na suot niya tuwing gabi. Ipinaliwanag niya na ang outfit na ito ay mahiwagang at sino mang magsuot nito ay makakatanggap ng tip mula sa lahat ng tao sa paligid. Sinabi pa niya na ang huling babaeng nagsuot nito ay nakakuha ng napakaraming pera na iniwan ng trabaho at naging Instagram influencer. Nagsimula ang dining service, at nakakuha si Luis ng kanyang unang mesa na may kasamang alak. Humiling ang customer na ibuhos niya ang alak, na ikinainis ni Luis dahil isa lang itong pesant. Tinago niya ang kanyang galit at ibinuhos ang alak, ngunit natapon ito at nagsimulang magpakita ng kabastusan ang customer, tinatanong kung may Snapchat siya. Nagalit si Luis at itinapon ang alak sa mukha ng customer bago nagbanta na papatayin ito. Agad na niyakap ng Pride Parade ang customer at sinabihang kumuha ng mga napkin habang linisin niya ang mukha ng customer gamit ang kanyang mga labi. Sa wakas, natapos ang unang dinner service habang nagrereklamo si Luis kay Saito, na sinabihan siyang mag-chill dahil may lugar silang matutulugan at pagkain na makakain. Habang inihahanda ni Saito ang kanyang kama at nahiga na para matulog, si Luis naman ay nahihirapang mag-adjust. Hindi makatulog si Luis at natakot sa ilang paniki, kaya't dahan-dahan siyang pumunta sa kama ni Saito para sumilong at doon natulog. Sa mga sumunod na gabi, sinubukan ni Luis ngunit palagi siyang nagkakaroon ng alitan sa mga customer dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng Pride Parade na tumabi muna siya at manood sa iba pang mga babae dahil sa pakiramdam niya ay hindi niya magawa ang trabaho. Napansin niya si Saito na nag-e-enjoy, na lalo pang ikinagalit ni Luis, kaya't hinagis niya ang isang bote sa ulo ni Saito na ikinawalan ng malay nito. Nagising si Saito sa kwarto at nakita si Jessica, na nagsabi na nawalan siya ng malay. Tinanong siya ni Jessica kung si Luis ba ay isang aristocrat, na ikinabahala ni Saito at sinubukan itong itago. Tumawa si Jessica at sinabi na hindi nga kayang magdala ni Luis ng plato ng maayos, ngunit ang kanyang ugali at kumpiyansa ay nagpapakita na siya ay isang noble woman. Inamin ni Saito na sila ay nasa isang secret mission, na ikinatuwa ni Jessica, kaya't humingi pa siya ng mga detalye. Biglang pumasok si Luis sa kwarto at agad tumayo si Saito bago ipinakilala si Jessica bilang anak ng Pride Parade.
Walang pakialam si Luis at agad na sinipa si Saito sa ari, na ikinawalan muli ng malay nito bago siya kinalagkad palabas. Pinigilan siya ni Jessica at tinanong kung may natanggap na bang tip si Luis. Nainis si Luis at sinabing huwag siyang pakialaman, at nang sinubukan magsalita ni Saito, sinipa muli siya ni Luis sa mukha. Kinabukasan, nag-aalala si Luis tungkol sa hindi pagkapanalo ng bonus dahil iyon na ang huling araw. Pumasok si Humpty Dumpty, kasama ang kanyang mga gwardya at agad na pinagsilbihan ng rainbow flag. Puno ang buong inn at wala ng upuan, kaya't pinaalis ng mga gwardya ang lahat upang makaupo ang matabang lalaki. Umupo siya at inutusan ang taong mahilig sa sausage na simulan ng pagsisilbi sa kanya. Ipinaliwanag ni Jessica kay Saito na ang lalaking ito ay isang tax collector at kung hindi nila ito maasikaso ng maayos, mabigat ang magiging buwis sa kanila. Sinabi niya na walang gustong maglingkod sa kanya nang makita nilang lumapit si Luis dala ang isang tray, umaasang makakuha ng malaking tip. Ngunit hindi natuwa ang matabang lalaki at ininsulto pa si Luis, na labis na ikinagalit ni Luis kaya't sinipa niya ito sa mukha, na ikinagulat ng lahat sa inn. Pinalibutan si Luis ng mga gwardya habang humihingi ng tawad ang Pride Parade. Tumayo si Saito sa harapan ni Luis at sinabi sa matabang lalaki na umalis na, at hindi niya hahayaang galawin si Luis. Inutusan ng matabang lalaki ang mga gwardya na umatake, ngunit napagtanto ni Saito na naiwan niya ang kanyang espada sa kwarto. Natakot siya at nagsimulang umiyak, ngunit ginamit ni Luis ang kanyang wand upang pasabugin ang daan, na ikinagulat ng matabang lalaki. Napagtanto ng matabang lalaki na si Luis ay hindi isang karaniwang tao at malamang na mula sa isang mataas na pamilya. Akala niya ay mula lamang siya sa isang walang kilalang pamilya, ngunit ipinakita ni Luis ang royal decree, na lubos na nagpatakot sa kanya. Nag-alok siya ng maraming pera kay Luis upang ayusin ang problema at humingi ng tawad. Sinabihan sila ni Luis na umalis na, at agad silang tumakbo palabas. Napapaligiran si Luis ng mga waitress na nagpasalamat sa kanya sa kanyang ginawa, at pati na ang Pride flag ay natuwa sa kanya. Ipinakita ni Jessica na ang perang ibinigay ng matabang lalaki ay naging dahilan upang si Luis ang maging pinakamataasang kita sa tips, at idineklara ng may-ari ng inn na si Luis ang nanalo sa kompetisyon. Bumalik sila sa kanilang mga kama, habang iniisip ni Saito kung ano ang gagawin kinabukasan. Kinabukasan, umalis sila sakay ng kabayo at habang nasa daan, nakita nila si Jessica na agad yamakap ng malambot kay Saito, na ikinagalit ni Luis. Sinabi ni Jessica na pupunta siya sa bahay ni Tabitha at iminungkahi na bisitahin din nila. Hindi interesado si Luis, ngunit nangako si Saito na bibisita, na nagresulta sa isang sipa sa mukha. Habang nasa kalisya, sinubukan ni Jessica na kausapin si Tabitha, ngunit hindi ito pinansin dahil abala siya sa pagbabasa ng kanyang libro. Nagrereklamo si Jessica tungkol sa pagpapatansik sa kanya mula sa kanyang huling paaralan, at dahil dito, muntik na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang sa isang matandang lalaki na gustong maging sugar daddy niya. Biglang huminto ang kalisya, at sinabi ng isang magsasaka na baha ang daraanan at kailangan nilang mag-ibang daan, na ikinasuspetsa ni Jessica. Samantala, sa paaralan, ibinigay ni Luis ang lahat ng kanyang labahin kay Saito at sinabi ang hugasan ito ng maayos bago siya sipain palabas. Galit pa rin si Luis kay Saito dahil masaya ito sa paligid ni Jessica na hindi niya maintindihan. Hindi maisip ni Luis na mas pinahahalagahan ni Saito ang iba kaysa sa kanya dahil mas madalas niya itong sinasaktan kaysa sa lahat ng kalaban. Sanay na si Saito sa lahat ng pang-aabuso at masayang nagpunta sa labas upang labhan ang mga damit. Samantala, sinisita si Gosh ng isa pang blondeng babae dahil nakita itong kasama ng iba. Tinanong niya si Saito kung bumalik na si Luis bago pumasok sa loob habang hinahabol siya ni Gosh. Pagkatapos, nakita ni Saito ang isang malaking kalawangin na palayok sa harap ng kusina. Nang tanungin niya ang chef, sinabi nito na maaari niya itong kunin kung gusto niya. Inilipat ni Saito ang palayok sa isang tagong lugar na may masayang mukha, handa na gamitin ito. Habang nasa kalisya, napansin ni Jessica ang mga binahang bahay sa ilalim nila, nakakaiba dahil hindi naman nagkaroon ng maraming ulan. Nakakita rin siya ng isang banner na nagpapaalala sa kanya na si Tabitha ay mula sa isa sa mga royal families. Sa wakas, narating nila ang mansion ni Tabitha, na mas malaki pa kaysa sa inakala ni Jessica. Isang butler ang sumalubong sa kanila at dinala sila sa guest room. Umupo si Jessica habang si Tabitha ay pumunta sa isa pang silid upang makipagkita sa kanyang ina. Pumasok siya sa kwarto at nakita ang isang asul ang buhok na babaeng mukhang mahina na nakatingin sa labas ng bintana. Nang ipahayag ni Tabitha ang kanyang sarili, nagulat ang matandang babae at nagsimulang sabihing bumalik siya kung saan siya nanggaling. Samantala, sa living room, tinanong ni Jessica ang butler tungkol sa larawan sa pader.
ipinaliwanag ng butler na ang larawan ay sa ama ni Tabitha, na nakababatang kapatid ng hari. Isa siyang mahusay na mago, mas makapangyarihan pa kaysa sa hari, at minahal ng halos lahat sa kaharian. Ngunit isang araw, isang hindi kilalang asasin ang bumaril sa kanya sa dibdib at napatay siya. Pagkatapos nito, nang pumunta si Tabitha at ang kanyang ina sa palasyo para sa isang pagtitipon, sinubukan ng isa sa mga aristokrata na lasunin si Tabitha. Ngunit napansin ng kanyang ina na may mali, kaya't sa halip na itapon ang inumin, siya mismo ang uminom nito. Ang baso ay mayroong magical poison na nagpabaliw sa kanyang isipan, at mula noon, ganito na siya, iniisip na ang manika sa kanyang kamay ay si Tabitha habang ang tunay na anak ay napapabayaan. Mula noon, nagbago si Tabitha bilang isang tao at nagsimulang kumuha ng mga sobrang delikadong misyon na kahit ang pinakamahusay na mga mages ay natatakot gawin. Sa katunayan, napatay niya ang isang three-headed dragon mag-isa. Pagkatapos nito, napagod siya sa lahat ng ito at nagdesisyong mag-aral sa isang academy na malayo sa lahat ng mga alaala. Sa academy, gamit ang kanyang malaking utak, nagpa siya si Saito na gumawa ng hot tub at nag-e-enjoy sa isang night bath sa ilalim ng mga bituin habang pinagmamasdan ang dalawang buwan. Samantala, inimbitahan ng blondeng babae si Gush para sa isang date, dala ang isang secret love potion. Pumasok si Saito sa hot tub para magbabad nang dumating si Shesta para mag-inspect. Natakot siya kay Saito at natapon ang dala niyang pagkain. Pumasok din siya sa bath upang linisin ang sarili, at nag-usap sila tungkol sa buwan. Samantala, dumating si Gush sa mesa at sinimulang magsalita ng suwab sa blondeng babae. Nag-propose siya ng isang toast at sinubukang ilagay ang potion, ngunit nakita ni Gush si Luis na naglalakad ng galit sa labas. Naglakad si Luis sa lawn at nakita si Saito na nag-e-enjoy sa bath kasama si Shesta, na ikinalungkot niya. Selos at galit sa kanyang sariling damdamin para sa kanyang servant, naglakad siya pabalik na may lungkot. Samantala, nasa magandang mood si Gush, ngunit biglang sumigaw si Blondie na may nakita siyang babaeng hubot-hubad na lumilipad, na ikinagulat ni Gush. Inilagay ni Blondie ang love potion sa inumin, sa kamanghamanghang pagkakataon, lumapit si Luis at kinuha ang baso bago ito ininom ng tuluyan at nag-walk off ng galit. Ilang sandali pa, bumalik si Saito sa kwarto kung saan nakita niyang nakasimangot si Luis sa kama. Tinanong niya kung anong problema, sa una, naging passive-aggressive si Luis, ngunit unti-unti siyang namula at nagsimulang ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Niyaakap niya si Saito habang sinasabing nalungkot siya nang makita niyang naliligo si Saito kasama si Shesta. Inamin din niyang mahal niya si Saito, habang litong-lito si Saito, napansin niyang sumilip si Blondie sa pinto at sinabing siya ang may kasalanan. Balik sa mansion, natutulog si Tabitha sa kama habang iniisip ni Jessica ang quest na ibinigay ng butler kay Tabitha na kailangang matapos agad. Sinabi ni Tabitha kay Jessica na manatili sa bahay hanggang sa makabalik siya dahil delikado, ngunit sinabi ni Jessica na sasama siya. Nabali ang puso ni Jessica nang magsimulang magkaroon ng bangungot si Tabitha, kaya niyakap niya ito upang tulungan itong makatulog. Kinabukasan, lumabas si Saito upang maglaba tulad ng dati, ngunit nakakapit pa rin si Luis sa kanya. Naalala niya ang pag-uusap nila kagabi kung saan sinabi ni Blondie na ang potion ay para kay Gush dahil isa siyang manloloko na hindi kayang maging tapat. Ngunit aksidenteng ininom ito ni Luis, at dahil may nararamdaman siya para kay Saito, nagpatuloy ang epekto ng potion. Tinanong ni Saito kung kailan mawawala ang epekto nito, ngunit wala itong ideya. Patuloy na nakakapit si Luis kay Saito, sinasabing hindi niya ito kayang iwan dahil baka pumunta siya sa ibang babae. Dumating si Shesta, at agad na nagsimulang magalit si Luis, inakusahan si Saito ng pandaraya. Naging hindi komportable si Shesta at nagsimulang umatras. Nagselos at nagalit si Luis kay Saito at tumakbo palayo. Hinabol ni Saito si Shesta at natagpuan siyang naglalaba sa may fountain. Sinabi niya kay Shesta na ang nakita niya ay hindi totoo at isa lamang malaking pagkakamali. Sinabi ni Shesta na wala na itong halaga sa kanya, ipinaliwanag ni Saito na ito ay dahil sa love potion na aksidenteng ininom ni Luis kagabi at simula noon, ganito na siya. Tumalikod si Shesta at sinabing hindi na niya kailangan magsinungaling dahil alam niyang bawal ang love potion at walang gumagamit nito sa academy o kahit saan paman. Pagkatapos, iniwan niya si Saito, bumalik si Saito sa kanyang kwarto, pagod, at nakita si Luis na nasa kama pa rin, malungkot sa nangyari. Nang dumating si Saito, nagsimulang umiyak si Luis at sinabing hindi siya maganda. Nahulog si Saito sa kama ngunit bumangon bago yakapin si Luis at sinabing gagawin niya ang lahat para ayusin ito. Kinagabihan, bumaba si Saito sa kwarto ni Blondie, itinulak si Gush sa tabi, at sinabing ayusin ni Blondie si Luis pabalik sa normal.
Sinabi ni Blondie na kusa itong mawawala, ngunit humarap si Saito sa kanya at sinabing humanap siya ng antidote o spell upang mabilis itong maayos. Sinubukang pigilan ni Gush si Saito, ngunit pinaalalahanan siya ni Saito ng pambubugbog na natamo niya dati, kaya't agad na umatras si Gush. Sinabi ni Saito kay Blondie na alam niyang bawal ang love potions kaya pupunta siya sa principal at sasabihin ito. Agad na napahiya si Blondie at sinabing gagawin niya ito, ngunit ang sangkap ay matatagpuan sa isang delikadong lugar na mahirap abutin. Sinabi ni Saito na aalis sila kinabukasan, at pagkatapos ng ilang banta, pumayag si Blondie. Kinagabihan, kagat ni Luis si Saito nang walang dahilan bago matulog habang binabantayan niya ito. Kinaumagahan, sumakay silang lahat sa kanilang mga kabayo at nagsimulang maglakbay patungo sa lawa habang natutulog pa rin si Luis sa mga bisig ni Saito. Pagdating nila malapit sa lawa, tumakbo si Gush pauna habang sinabi ni Luis kay Saito na ninitian niya siya ng sweater at iniabot ito. Bagaman parang sombrero lang ito, sinuot pa rin ito ni Saito. Bigla nilang narinig na sumigaw si Gush habang nadulas ito sa bumabahang tubig mula sa lawa. Nagulat si Blondie dahil ang lugar na ito ay dating isang nayon, ngunit ngayon ay ganap na binaha. Sinabi niya na galit ang water spirit kaya ito nangyayari at pinayuhan silang maghintay hanggang gabi dahil doon lumalabas ang espirito. Pagsapit ng gabi, kumuha si Blondie ng palaka mula sa kanyang pouch at sinugatan ang kanyang daliri bago ilagay ang dugo dito at sinabing hanapin ang water spirit. Tumalon ang palaka at sinabi ni Blondie na noong bata pa siya, gumawa siya ng pakikipagkasundo sa espirito at naalala pa rin siya nito. Biglang lumitaw ang isang malaking alon ng tubig na papunta sa kalangitan habang ipinakilala ni Blondie ang kanyang pangalan at pamilya bago sabihing lumitaw ang espirito. Nag-anyong babae ang tubig at tinanong si Blondie kung ano ang kailangan niya. Sinagot ni Blondie na kailangan nila ang espesyal na sangkap, ngunit tumanggi ang espirito. Nagsalita si Saito kahit sinabihan siyang tumahimik ni Blondie. Lumuhad siya sa lupa at buong puso niyang hiniling sa espirito na tulungan sila. Matapos ang ilang sandali, sumagot ang espirito na tutulungan sila kung tatalunin nila ang mga taong nagdudulot ng problema sa lugar na ito. Agad na pumayag si Saito, ngunit sinabi ni Blondie na ayaw niyang makilahok sa laban. Ngunit binlockmail siya ni Saito upang sumang-ayon. Pagsapit ng gabi, nagtago sila sa kagubatan at naghintay sa pagdating ng mga assassin. Patuloy na inis si Luis kay Saito dahil sa kanyang pagiging clingy. Biglang napansin nila ang dalawang nakabalabal na mga mages sa pampang na tila nagchachant ng spells. Agad na lumapit si Saito sa kanila, ngunit bago pa siya maka-atake, hinatak siya ni Gush at sinabing hindi nila maaaring atakihin ang mga ito ng basta-basta dahil mukhang bihasa ang mga mages at madaling may pagtanggol ang sarili. Nagplano si Gush na ilihis ang atensyon ng mga mages habang aatakihin sila ni Saito. Sumang-ayon si Saito sa plano, at lumabas si Gush mula sa kanyang taguan at ginamit ang kanyang earth magic upang lumikha ng isang tipak ng lupa at itira ito sa mga kalaban. Ngunit nagamit ng mga mages ang kanilang wind at fire magic upang madaling harangin ang mga atake. Nagpa siya si Saito na umatake, ngunit gumamit ng fireball ang fire mage, kaya't kinailangan ni Saito na tumakbo. Binalikwas niya ang fireball at tumakbo patungo sa kanila, iniwasan ang ice magic at tinaga ang fireball. Ngunit muli siyang pinatumba ng ice magic, bumagsak si Saito sa lupa habang lumalapit ang mga kalaban para sa huling atake. Ngunit pinigilan sila ni Luis at ginamit ang kanyang magic upang lumikha ng isang pagsabog na nagtanggal ng mga hood ng mga kalaban. Sa liwanag, nakita nilang laban pala kay Tabitha at Jessica na ikinagulat din ng dalawa. Ipinaliwanag ni na Saito at ang iba pa ang kanilang sitwasyon, at sinabi ni Jessica na binigyan sila ng isang quest upang talunin ang water spirit dahil binabahan nito ang lugar at nagdudulot ng pinsala. Iminungkahi ni Saito na tawagin muli ang espirito at alamin kung bakit niya binabaha ang lugar. Agad na nagtipo si Blondie at lumitaw ang espirito. Tinanong ni Saito kung bakit niya binabaha ang lugar na nagdudulot ng malaking problema. Sumagot ang espirito na ito ay parusa dahil ninakaw ng mga tao ang isang kayamanan na kanyang binabantayan. Kung hindi ibabalik ang kayamanan, babahain niya ang buong planeta. Tinanong ni Saito kung ano ang kayamanan at sinagot siya ng espirito na ito ay isang magical ring na pag-aari niya at ninakaw ng isang lalaking nagngangalang Crumb. Nangako si Saito na hahanapin niya ang singsing at ibabalik ito sa espirito. Pumayag ang espirito at ibinigay ang espesyal na sangkap kay Saito, kasabay ng pangako na ibabalik sa normal ang tubig. Pagbalik sa academy, bumalik sa normal si Luis at hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi at ginawa habang nasa ilalim ng epekto ng love potion. Galit siya kay Saito dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito, at sinubukan siyang saktan habang tumatakbo si Saito.
Biglang bumukas ang bintana at pumasok ang prinsesa na parang Green Goblin. Agad na lumapit si Luis at tinanong kung bakit siya nag-iisa at bumisita sa gabi dahil maaaring delikado ito. Sinabi ng prinsesa na may napaka-importanteng misyon na kailangang isagawa ng lihim. Ipinaliwanag niya na ikakasal siya sa isang pangit na hari mula sa kalapit na kaharian upang maiwasan ang gera. Hindi niya gusto ang hari, ngunit kailangan itong gawin para sa kapakanan ng bansa. Ang problema ay may palitan silang mga liham na may mainit na nilalaman sa prinsipe ng ibang kaharian, at kung lumabas ito, maaaring masira ang kasal nila, na magiging malaking problema. Lumuhad si Luis at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang prinsesa. Biglang napansin ni Saito ang isang tao sa likod ng pinto at sumigaw upang ipakita ang sarili. Lumabas si Gosh at binati ang prinsesa, bago sinabi na narinig niya ang lahat ng kanyang sinabi at nais tumulong. Naiinis sina Saito at Luis sa flamboyant na si Gosh, ngunit kilala ng prinsesa ang kanyang ama kaya't pinahintulutan siyang tumulong sa misyon. Kinagabihan, lumabas si Saito upang maglaba at nilapitan siya ni Shesta upang humingi ng tawad dahil hindi siya naniwala tungkol sa insidente ng love potion. Sinabi ni Saito na huwag na itong alalahanin at tinanong siya tungkol sa isang scientist sa lugar. Dinala siya ni Shesta sa isang matandang scientist na nag-aaral ng mga dragon at naghahanap ng labi ng huling dragon. Sinabi ng scientist na isang familiar na katulad ni Saito ang nasama noon ng isang legendary mage at gumamit ng void magic na hindi na muling nakita. Sinabi rin niya na may parehong marka si Saito sa kanyang kamay, ngunit wala silang ibang alam tungkol dito. Bumalik si Saito sa kwarto at tinulungan si Luis na magbihis. Mukhang mababa ang kumpiyansa ni Luis dahil sa tingin niya ay hindi siya sapat na talento para sa mahalagang misyon. Ngunit sinabi ni Saito na malakas siya at kayang-kaya niyang gawin ito. Malungkot na pumasok si Luis sa kama at humiga, kinabukasan, naghanda silang lahat at sumakay sa mga kabayo habang tinitingnan ni Luis ang singsing na ibinigay sa kanya ni Henrietta. Sinabi niya na may bodyguard na sasama sa kanila, habang naghihintay sila, biglang lumitaw ang isang malaking nunal mula sa lupa na naging familiar ni Gush. Matapos itong yakapin ni Gush, biglang tumalon ang nunal kay Luis at sinubukang agawin ang singsing. Ipinaliwanag ni Gush na mahilig ito sa alahas, biglang dumating ang isang malakas na hangin at tinangay ang nunal, na ikinagulat ni Gush, habang isang tao ang bumaba mula sa kalangitan sakay ng isang griffin. Ang lalaki ay isang puting buhok na kuldod na nagngangalang Ward, isang sikat na knight. Diretso siyang lumapit kay Luis at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Natuklasan ni Saito na nakatakdang ikasal si Luis kay Ward. Kinuha siya ni Ward sa kanyang mga bisig at sinabing magsisimula na sila ng kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Gush kay Saito kung gaano kaganda ang mga Griffin Knights. Naiinis si Saito sa kung paano hinahangaan ng lahat si Ward. Pagkatapos nilang dumaan sa isang tigang na lambak, sa wakas ay narating nila ang bayan. Pagpasok nila, napansin nilang lahat na tinitingnan sila ng mga tao. Ipinaliwanag ni Gush na ang bayang ito ay ginawa ng isang mahusay na Earth Mage tulad niya. Nang makarating sila sa hotel, sinabi ni Ward na magpapahinga sila doon at aalis kinabukasan. Hindi sumagot si Saito, sinabi ni Luis kay Saito na huwag maging bastos. Pag-alis ni Ward, sinabi ni Luis na inayos ng kanyang mga magulang ang kasalang ito, ngunit patuloy pa rin si Saito sa pagiging malamig at seloso. Sinabi ni Luis na mas magaling sa pakikipaglaban si Ward at mas malaki kaysa kay Saito bago umalis. Sa selosalo sa gabi, pinuri ni Ward si Luis sa pagsummon ng isang human familiar na isang pambihirang pangyayari. Tinanong ni Ward si Gush kung natalo siya sa duelo kay Saito, na ikinabulunan ni Gush. Tinanong ni Ward si Saito kung iyon ang unang beses na humawak siya ng espada. Sumagot si Saito nang walang interes, pinuri ni Luis si Ward sa kanyang kaalaman. Tumingin si Ward kay Saito at inimbitahan siya para sa isang duelo, na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng puot, pumayag si Saito, sinabi ni Luis na humingi ng tawad si Saito, ngunit hindi siya nakinig at tumayo si Ward at sinabi na dapat na silang matulog. Tulad ng isang Giga Chad, dinala ni Ward si Luis sa kanyang silid habang pinapanood ng lahat. Sumama si Saito kay Gush na nag-enjoy sa gabi bago mag-clubbing, nainiwang mag-isa si Saito. Tinanong ni Saito ang kanyang espada tungkol sa human familiar na dumating noon, at sinabi ng espada na ang familiar na iyon ay pag-aari ng isang tao libu-libong taon na ang nakalilipas at ito ay gumamit ng void magic na hindi na muling nakita. Sinabi rin nito na si Saito ay may kakayahang gumamit ng kahit anong sandata ng perpekto kung nais niya. Sinabi ng espada na ang dahilan kung bakit nabasag ang gintong espada ay dahil peke ito. Tinanong ni Saito kung kaya nilang talunin si Ward, ngunit sinabi ng espada na nakasalalay ito kay Saito.
Samantala, umiinom si Ward kasama si Luis, na underage pa. Pinag-usapan nila ang mga pagkakataong umiiyak si Luis sa gitna ng lawa. Sinabi ni Ward na may nakatagong kapangyarihan si Luis. Sinabi niya na dapat silang magpakasal agad pagkatapos ng misyong ito dahil hindi na siya makapaghintay na maging legal si Luis. Sinubukan niyang halikan si Luis, ngunit naalala ni Luis si Saito sa sandaling iyon. Tumigil si Ward at sinabi na ang puso ni Luis ay nakuha na, kaya't wala ng silbi. Pagkatapos ay lumabas siya sa silid at sinabi kay Luis na gusto niyang magpakasal sila sa pagtatapos ng misyong ito. Kinabukasan, nagkita sina Saito at Ward sa isang eskinita handa na para sa duelo. Kahit na sinabi ni Luis na huwag maglaban, walang handang umatras. Kinuha ni Saito ang kanyang sparring sword habang ginawa rin ni Ward ang parehong bagay. Agad na sinimula ni Ward ang pag-atake mula sa lahat ng direksyon habang si Ward ay simpleng umiiwas at umatras bago harangin ang atake ni Saito at itinulak siya gamit ang kanyang espada. Pinuri ni Ward ang bilis ni Saito, ngunit hindi ito interesado sa usapan at tumakbo sa pader bago tumalon para umatake. Nablock ni Ward ang atake at nagsimulang maging agresibo, sunod-sunod na umatake gamit ang isang magic spell na nagpatalsik kay Saito sa ilang kahoy na barrels. Tumakbo si Luis papunta kay Saito, at sinabi ni Ward na hindi kailanman matatalo ni Saito ang isang mage, kaya't hindi niya kailanman mapoprotektahan si Luis. Umalis si Ward, at sa gabing iyon, nakatayo si Saito sa balkonahe habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, naalala ang sinabi ni Ward. Lumapit si Luis at tinanong kung umiiyak siya, ngunit sinabi ni Saito na, "Alphas don't cry," at pawis lang ito sa kanyang mga mata. Sinabi ni Luis na tumigil na siya sa kalungkutan dahil natalo siya sa pinakamahusay na knight sa kaharian at dapat na niyang tanggapin ito. Ngunit itinulak siya ni Saito at sinabing umalis na siya. Malungkot na umikot si Luis at sinabi na magpapakasal siya kay Ward pagkatapos ng misyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Gosh kay Saito at sinabing kailangan na nilang umalis. Biglang yumanig ang lupa at lumingon sila para makita ang isang malaking golem na sumabog mula sa lupa, at sa kanilang gulat, sa ibabaw ng golem ay nakatayo si Fauke, ang magnanakaw na dapat ay nasa bilangguan. Samantala, tinanong ni Luis si Ward kung nasaan ang dalawang lalaki, ngunit sinabi niya na umuwi na sila dahil natakot sila. Bago pa makapagsalita si Luis, nagsimulang gumalaw ang griffin papunta sa hagdan, at natagpuan nila ang puno kung saan nakadaong ang mahiwagang barko at handa nang umalis. Sa balkonahe, nagtago si Gosh sa likod ni Saito habang ginamit ni Fauke ang kanyang golem upang umatake, ngunit pinutol ni Saito ang mga kamay nito. Ngunit agad na ni-regenerate ni Fauke ang braso ng golem gamit ang kanyang magic. Agad na ginamit ni Gosh ang kanyang earth magic upang magsummon ng maraming fighting dolls na pinalibutan ang golem para sa isang atake, ngunit mabilis na tinapos ng golem ang mga ito at itinapon ang huling manika kay Gosh, na nagpatamba sa kanya. Naglakad ang golem papunta sa kanila, ngunit biglang may isang liwanag na tumama sa golem at napaluhod ito. Nang tumingin sila, nakita nila sina Tabitha at Jessica sakay ng isang dragon na bumaba sa balkonahe. Dahil sa kaguluhan, isang grupo ng mga lokal na residente ang nagtipon sa balkonahe, na nagdulot kay Fauke na tumakas. Nang maglaon, nakuha ni Saito ang receptionist na nagsabi na sina Luis at Ward ay umalis na patungo sa barko. Agad na nagtanong si Saito kay Gosh kung saan nakadaong ang barko, ngunit sinabi ni Gosh na huli na at ipinakita sa kanya ang lumilipad na barko sa itaas nila. Walang nagawa si Saito kundi sumigaw, samantala, tumingin si Luis mula sa barko, naguguluhan, habang sinasabi ni Ward na hindi niya siya iiwan tulad ng ginawa ni Saito. Naalala ni Luis kung paano siya itinulak ni Saito, na ikinalungkot niya. Sinabi niya kay Ward na tinatanggap niya ang kanyang alok ng kasal. Sa lupa, naupo si Saito at sinabi kay Gosh na naniniwala siyang nagtatrabaho si Fauke kasama si Ward at inatake sila para ilihis ang atensyon at maiwasan nilang makarating sa barko. Nabigla si Gosh sa kanyang matapang na pahayag, habang sinabi ni Jessica na ang susunod na barko ay aalis kinabukasan ng umaga, kaya wala silang magagawa kundi maghintay. Biglang yumanig ulit ang lupa sa ilalim ni Gosh, na ikinatakot niya, ngunit lumabas na ang kanyang mole. Samantala, sa barko, binigyan ni Ward si Luis ng alak at nangakong papakasalan siya pagkatapos ng misyon bago tanungin siya tungkol sa mga detalye ng kanilang misyon. Tumanggi si Luis na sabihin ito dahil sinabi ng prinsesa na huwag ibunyag. Kinabukasan, narating nila ang kanilang destinasyon at pumasok sa isang simbahan. Agad silang pinalibutan ng mga gwardya na nagtatago sa mga anino. Nagtago si Luis sa likod ni Ward, habang sinabi nito na naroon sila para makipagkita sa prinsipe. Ngunit sinabi ng komandante ng gwardya na walang nakakaalam tungkol sa lugar na ito.
Tumindig si Luis at sinabi na si Princess Henrietta ang nagsabi sa kanya tungkol sa lugar na ito at ipinakita ang singsing sa kanyang kamay. Agad na ibinalik ng komandante ang kanyang espada at tinanggal ang kanyang guantes upang ipakita ang isang katulad na singsing. Sinabi niya kay Luis na mag-grow fist sila, at nang gawin nila ito, lumitaw ang mga bahaghari mula sa singsing. Humingi ng paumanhin ang komandante at inalis ang kanyang helmet, ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang prinsipe ng kaharian na tinatawag na tutor. Kinagabihan, ibinigay ni Luis ang liham mula kay Henrietta sa prinsipe. Binasa ng prinsipe ito bago tumayo at kumuha ng isang liham mula sa isang drawer, pagkatapos ay inabot ito kay Luis. Tinanong ni Luis kung ano ang laman ng liham at kung may mga maseselang mensahe, ngunit sinabi ng prinsipe na hindi niya ito maaaring ibunyag. Ipinaalam niya na ang kanilang bansa ay kasalukuyang nasa gitna ng isang civil war sa pagitan ng royal family at mga aristokrata na manipulahin ng isang ikatlong partido. Nagpasalamat siya kay Luis sa pagdadala ng liham, at sinabihan siyang mag-ingat. Kinabukasan, nagising si Luis at natagpuan si Ward na naghihintay sa labas. Sinabi ni Ward na tapos na ang misyon at oras na para silang magpakasal dito at ngayon, habang ang prinsipe ang magiging saksi. Kinabahan si Luis at sinubukang umalis, sinasabing hindi niya ito magagawa ngayon at dapat silang bumalik muna sa kanilang bansa. Ngunit hinatak siya ni Ward mula sa likuran at hindi siya binitiwan, isiniwalat na siya ang ikatlong partido na nagdudulot ng civil war sa bansa. Nagsimulang magpumigla si Luis at nagtatakbo palayo. Nabunggo siya sa isang kakaibang lalaki na naglabas ng singsing at ginamit ito upang kontrolin si Luis, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang malay. Kinagabihan, inihanda ang mga arrangement at dinala ni Ward si Luis sa altar. Binasa ng prinsipe ang kanilang mga vows at tinanggap ito ni Ward. Sinubukan ni Luis na makontrol ang sarili at tanggihan ang kasal, ngunit patuloy siyang kinokontrol ng lalaki. Halos sumang-ayon na si Luis sa kasal nang biglang dumating si Saito, sumisigaw ng pangalan ni Luis at nagulat ang lahat. Natanggal ang kontrol sa isip ni Luis, at hinubad niya ang kanyang gown habang ipinaliwanag ni Saito na ang mall ay patuloy na hinahabol ang kanyang alahas at dinala sila doon. Naguguluhan ang prinsipe at inutusan ng mga gwardya na hulihin si Saito, ngunit bago pa makapagsalita si Luis, itinulak siya ni Ward at sinaksak ang prinsipe sa dibdib bago itulak ito sa sahig. Hinawakan ni Luis ang prinsipe, ngunit tinanggal lang ng prinsipe ang kanyang singsing at iniabot ito sa kanya bago tuluyang malagutan ng hininga. Sumigaw si Luis habang naghahanda si Saito na lumaban, ngunit ginamit ni Ward ang kanyang magic upang itapon silang lahat. Lumapit si Ward kay Saito at inilagay ang espada sa kanyang leeg. Napagtanto ni Saito na si Ward ang mastermind sa lahat ng ito. Sinabi ni Ward kay Luis na magpakasal sila upang maghari sa mundo, ngunit tumanggi si Luis. Hawak ni Saito ang kanyang espada at nagsimulang magliwanag ang kanyang marka. Galit na galit siya kay Ward dahil sa paglalaro sa puso ni Luis. Habang lumalayo si Ward, tumayo si Saito at ang kanyang kalawangin na espada ay naging make and tab at bago. Agad na ginamit ni Ward ang kanyang magic, ngunit sa kanyang pagkagulat, inabsorb lang ng espada ang magic. Tumalon si Saito sa ere para umatake habang muling ginamit ni Ward ang kanyang magic, ngunit pinutol ni Saito ang magic at inatake siya bago bumagsak sa lupa. Nahulog si Ward at bumangon muli, sinabing napatay na niya ang prinsipe at mayroon na rin siyang liham na ibinigay kay Luis. Ginamit niya ang kanyang magic upang sirain ang simbahan habang nagsimulang magliyab ang lahat at bumagsak ang mga piraso ng rubble. Pinigilan ni Saito si Luis sa paghabol kay Ward, ngunit biglang bumagsak ang isang nagliliyab na bato sa kanila. Gumamit si Tabitha ng kanyang magic upang lumikha ng isang kalasag at nilaipad sila palabas. Pagsapit ng umaga, natapos na ang apoy habang si Luis ay nananatiling walang malay. Nanaginip siya na nasa isang bangka, ngunit sa halip na si Ward, si Saito ang kasama niya. Sa wakas, nagising siya habang hinahawakan ni Saito, ngunit nagpa siya siyang hayaang mangyari ito sa pagkakataong iyon habang sila ay pauwi na. Kinabukasan, humarap si Luis sa prinsesa at inabot ang singsing habang ibinabalita na pinatay ni Ward ang prinsipe at nanakaw ang liham. Anako niya ang lahat ng responsibilidad at nagsimulang umiyak, ngunit pinigilan siya ng prinsesa at niyakap siya habang umiiyak, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya. Pagkatapos, tinawag si Luis ng headmaster habang naroon din ang magic scientist na humihingi ng bakasyon. Matapos umalis ng scientist, sinabi ng headmaster kay Luis na naniniwala ang scientist na natagpuan niya ang posibleng lokasyon ng mga labi ng The Last Dragon. Duda ang headmaster sa pag-iral nito ngunit pinayagan niya ang scientist na umalis. Tinanong ng headmaster si Luis tungkol sa report, at sinabi ni Luis ang lahat ng nangyari habang matiyag ang nakikinig ang headmaster at tiniyak na wala siyang kasalanan.
tinanong ni Luis kung bakit siya nakapagsummon ng human familiar. Ipinaliwanag ng headmaster na ang huling pagkakataon na nagkaroon ng legendary human familiar ay noong ang pinakamalakas na mage sa mundo ang nagsummon ito, na nagpalungkot kay Luis dahil hindi man lang niya magamit ang basic magic. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kwarto at nagbihis habang pumasok si Saito matapos maglaba, ngunit nakakita pa ng mas maraming maruruming damit at nagreklamo. Ito'y nagresulta sa pagiging dominante ni Luis, hinampas siya ng whip at pinalayas siya, hinagis ang unan sa kanyang mukha. Umalis si Saito ng galit at tinamaan ng isang palayok, nasaktan pa siya. Nakita niya si Shesta na naglalakad na suot ang ibang damit. Umupo sila at sinabi ni Shesta na nagsimula na ang bakasyon at uuwi na siya. Ikinwento niya na ang kanyang lolo ay laging sinasabi na galing siya sa ibang mundo tulad ni Saito, at noong panahon na iyon ay may dalawang dragon. Naging interesado si Saito habang narinig ito ni Jessica. Sinabi ni Shesta na isa sa mga dragon ay lumipad papunta sa araw at namatay, habang ang isa ay sinakyan ng kanyang lolo, ngunit wala nang nakakita sa kanila mula noon. Ayon sa alamat, ang mga labi ng mga dragon ay nasa kanilang nayon. Naaalala ni Saito ang usapan nila ng scientist tungkol sa mga dragon at tinanong si Shesta kung pwede siyang samahan sa kanilang nayon, at pumayag ito. Samantala, lumabas si Luis upang hanapin si Saito, na nakonsensya dahil sa pagkasampal sa kanya at pagpapatalsik. Sinubukan niyang mag-practice ng paghingi ng tawad, ngunit hindi niya makita si Saito. Habang naglalakad siya, nakita niyang palabas ng paaralan si Saito sakay ng kabayo kasama si Shesta, na ikinagulat niya. Agad siyang pumunta sa kusiniro at tinanong kung nasaan si Shesta, at sinabi nitong umuwi na ito sa kanilang nayon. Naglakad pabalik si Luis, galit kay Saito dahil iniwan siya. Sa kabilang banda, sakay ng kabayo, naglalakbay sina Saito at Shesta sa kagubatan. Tinanong ni Shesta kung ayos lang na umalis si Saito nang hindi nagpapalam kay Luis, ngunit galit pa rin si Saito at sinabing ayos lang. Narating nila ang nayon, at sinabi ni Saito na mauna na si Shesta at sabihing saan magsisimula ang kanilang imbestigasyon. Nagpasalamat si Shesta sa pagsama ni Saito at tumakbo papunta sa kanilang bahay habang dumating din ang scientist sa parehong nayon upang hanapin ang mga labi. Makaraan ng ilang sandali, bumalik si Shesta dala ang mapa at sinuri ito kasama si Saito upang alamin ang eksaktong lokasyon. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa mga palumpong at lumabas ang isang salamander kasama si Jessica. Nang tumingala si Saito, nakita niya ang isang dragon na lumilipad kasama si Tabitha. Pagkatapos ay lumabas ang mole ni Gush mula sa lupa, na lumilitaw na napaka-flamboyant. Tinanong niya kung bakit sila naroon, at sinabi ni Jessica na nandoon din sila upang hanapin ang kayamanan na sinasabing kasama ng dragon. Ilang sandali pa, natagpuan nila ang kuweba at pumasok sila ng may kasab-ikan habang tinatanglaw ng salamander ang kanilang daan. Habang naglalakad sila, biglang sinabi ni Tabitha na may ibang tao pa sa loob ng kuweba, kaya't lahat sila ay naging alerto. Hinugot ni Saito ang kanyang espada habang nagtago si Shesta sa likod niya. Biglang may gumamit ng magic upang basagin ang isa sa mga batong Tallis at binalaan sila na ang susunod na atake ay tatamaan na sila. Naghanda silang lahat para sa sagupaan, sinabi ni Jessica na itigil ang laban dahil kilala niya ang boses ng umaatake, at nang bumagsak ang ilaw sa umaatake, nakita nilang ito ay si Colbert, ang scientist, na nagulat sa kanilang presensya. Agad na sinuri ni Colbert ang mapa ng may kasab-ikan habang sina Saito at Luis ay galit pa rin sa isa't isa. Sinabi ni Luis na narito lang siya bilang research assistant bago sila muling magpatuloy. Sa wakas, lumabas sila sa isang kuweba patungo sa isang lunti ang kagubatan, at sa gitna ng makapal na mga puno ay natagpuan nila ang isang abandonado at nalubog sa halaman na shed. Sinimulan ng lahat ang pagsisiyasat sa shed at ang lock nito, habang si Tabitha ay tumitingin sa ibang bagay sa malapit. Lumapit si Saito sa kanya at tumingin, at laking gulat niya nang makita ang mga teksto sa wikang Hapon. Hindi mabasa ni na Luis at Tabitha ito, ngunit sinabi ni Saito na ito ay nakasulat sa wika mula sa kanyang bansa. Samantala, nagtagumpay ang iba na buksan ang shed at pumasok sila, ngunit hindi nila maintindihan ang kanilang nakita. Pumasok si Saito at agad na nagulat sa nakita sa loob. Habang hinahaplos niya ito, nagliwanag ang kanyang marka, at sinabi niya na ito ay isang aircraft na maling inakala ng mga tao sa mundong ito bilang isang kakaibang uri ng dragon. Sinabi niya kay Shesta na inakala niyang kakaiba ang kanyang hitsura at ngayon napagtanto niya na ang kanyang itim na buhok at itim na mga mata ay dahil sa dugong Hapon na dumadaloy sa kanya mula sa kanyang lolo. Biglang tinawag ni Colbert si Saito at sinabing maaaring makabalik siya sa kanyang tahanan gamit ang tulong ng eroplano na ikinagulat ni Luis. Ayon kay Colbert, sa alamat, dalawang dragon ang lumilipad sa langit,
at ang isa ay lumipad papunta sa eclipse habang ang isa ay hindi. Sinabi ni Shesta na ang kanyang lolo ay lumipad sa himpapawid ng ilang sandali bago bumalik sa lupa. Ipinaliwanag ni Colbert na ang oras ng kanyang lolo ay maaaring hindi tama, at ayon sa kanya, maaaring makabalik si Saito sa kanyang sariling mundo kung ililipad niya ang kakaibang dragon na ito papunta sa eclipse, na maaaring isang uri ng portal. Nang araw na iyon, nagawa nilang i-transport ang eroplano pabalik sa academy kung saan nagtipon ang lahat upang mamangha sa teknolohiyang hindi pa nila nakikita. Habang tinitingnan ito, naalala ni Saito na ipinakita ni Colbert sa kanya ang isang bote ng likido na inakala niyang dugo ng dragon. Pumunta siya upang suriin ito at tama ang kanyang hinala dahil ang likido ay gasolina lamang. Sinabi niya kay Colbert na maaari nila itong gamitin upang paandarin ang eroplano, at nangako si Colbert na gagawa pa upang magamit ang eroplano. Pumasok si Saito sa eroplano at sinimulang suriin ang lahat ng instrumento sa loob nito upang matiyak na maayos ang lahat, at sa kanyang gulat, naging natural sa kanya ang paggamit nito. Sinabi ng espada sa kanya na ang eroplanong ito ay para sa digmaan, at si Saito ay may kapangyarihang gumamit ng anumang sandata na nais niya, kaya't alam niya kung paano ito gamitin. Nakita niya si Luis sa kabilang panig na nakatingin sa kanya bago tumalikod at naglakad palayo habang iniisip kung talagang aalis si Saito. Biglang tumakbo si Gush sakay ng kabayo, takot na takot, at sinabi kay Luis na may malaking problema. Sa una, binaliwala ni Luis ito, ngunit sinabi ni Gush na kinuha ni Ward ang kontrol sa kalapit na bansa, ang Albion, at nagdeklara ng digmaan sa kanilang kaharian. Samantala, si Saito, na walang alam sa nangyayari, ay nakaupo sa eroplano, iniisip kung kailan ang susunod na eclipse upang makauwi. Sa Albion, si Cromwell, isang kalbong lalaki, ay nakaupo sa trono, masaya sa tagumpay ng kanyang plano. Nagpasalamat siya kay Fauke sa pagnanakaw ng singsing mula sa Water Spirit para sa kanya. Tinitingnan niya ang mapa at gumawa ng mga plano sa digmaan upang sakupin ang bansa ng Tristane kung saan namumuno si Princess Henrietta. Sinabi ni Ward na handa na ang lahat, at hindi kayang ipagtanggol ng Tristane ang kanilang sarili dahil sapat na ang Dragon Knights ng Albion upang talunin ang kanilang puwersa. Tinanong ni Cromwell kung kailan sila dapat umatake, at sumagot si Ward na dapat nilang salakayin sa araw ng solar eclipse upang samantalahin ang dilim. Kinabukasan, pumunta si Saito kay Luis at sinubukang makipag-ayos sa kanya, sinasabing aalis siya sa loob ng 3 araw. Ngunit sinagot siya ni Luis ng malamig, na sinasabing wala siyang pakialam, na ikinasama ng loob ni Saito at naglakad palayo ng galit habang malungkot na nakatingin si Luis. Samantala, sa Royal Palace, nagdaos ng War Council kung saan ipinahayag ng mga komandante na masyadong malaki ang hukbo ng Albion at hindi nila kayang manalo sa digmaan. Ang kanilang mungkahi ay sumuko na lang at iligtas ang kanilang buhay. Ngunit sinabi ni Henrietta na hindi sila kailanman susuko dahil ito ay tungkol sa kanilang dangal at karangalan. Sinabi niya na siya mismo ang manggenguna sa hukbo, at sinangayunan ito ng kanyang ina, ang Reyna. Sa academy, malungkot na pinanood ni Saito ang mga buwan mula sa balkonahe, iniisip na sa loob ng 3 araw ay aalis na siya. Bumalik siya sa loob at naupo sa kanyang banig na gawa sa dayami. Samantala, tinipon ang lahat ng mages ng academy sa loob ng hall para sa isang pagpupulong kung saan sinabi ng headmaster na malapit ng sumiklab ang digmaan sa loob ng ilang araw at ang prinsesa mismo ang manggenguna sa hukbo. Dahil dito, pansamantalang isasara ang academy hanggang sa susunod na abiso, na ikinatakot ng mga estudyante na nagbabalak umuwi. Habang buong yabang na sinasabi ni Gush na sasali siya sa hukbo, tinusok siya ni Jessica at inamin niya na pinilit lang siya ng kanyang ama, na isang commander. Pagkarinig nito, bumalik si Luis sa kanyang kwarto at binuksan ang ilaw bago lumapit sa natutulog na si Saito at nagpapalam ng huling beses. Plano rin niyang lumaban sa harap, kinabukasan, nagising si Saito at nakakita ng isang liham sa tabi ng kanyang kama. Nang binasa niya ito, nalaman niyang tinanggal siya sa trabaho ni Luis at sinabing maaari na siyang pumunta saan man niya gusto. Nagtaka si Saito at dinala ang liham kay Jessica at Tabitha. Sinabi ni Jessica na may paparating na digmaan, na wala siyang alam, at ayon sa kanya, pumunta si Luis kay Princess Henrietta upang makipaglaban kasama niya, na totoo nga. Samantala, sanayo ni Shesta, nagtatrabaho siya sa bukid habang iniisip na sa loob ng ilang araw ay mawawala na si Saito. Bigla niyang nakita ang isang lumilipad na barko sa kalangitan, puno ng mga mandirigma mula sa Albion na kontrolado ni Cromwell gamit ang kanyang singsing. Sinabi niya sa kanila na tumanggi ang Tristane na sumuko, kaya't sila ay magdidigma. Balik sa kastilyo, naghahanda si Princess Henrietta at ang iba pa para sa digmaan. Nakarating sa kanila ang balita tungkol sa nakitang warship sa kalapit na nayon.
Nagpaalam ng huling beses ang Reyna bago umalis si Henrietta papunta sa larangan ng digmaan. Pagsapit ng umaga, sinuri muli ni Saito ang eroplano. Sinabi ni Jessica sa kanya na dapat niyang makita si Luis bago siya umalis, ngunit tumanggi si Saito. Dumating si Colbert dala ang mga barrels ng gasolina na nagawa niya sa mga nagdaang araw at sinabi kay Saito na mas marami pa sana siyang magagawa ngunit nagsimula na ang digmaan, at ang nayo ni Shesta ang unang lugar na magiging battlefield. Samantala, nagmamartsa sina Henrietta at ang kanyang mga puwersa patungo sa Nayon. Muling nagpasalamat si Henrietta kay Luis sa pagsama sa kanya, ngunit ang isip ni Luis ay nakatuon kay Saito at sa kanyang nalalapit na pag-alis. Bigla silang huminto nang makita nila ang warship sa kalangitan habang may mga dragons na lumilipad kasabay nito. Balik sa academy, sinabi ni Saito sa lahat na hindi nila dapat hayaang wasakin ng Albion ang Nayon at kailangan nilang pigilan ito gamit ang eroplano. Sinabi ni Jessica na maaaring masira ang eroplano, na nangangahulugang hindi na makakabalik si Saito sa kanyang tahanan, ngunit handa si Saito na gawin ang lahat upang protektahan ang Nayon. Sinabi niya kay Colbert na simulan na ang makina gamit ang kanyang magic. Sinimulan ni Colbert ang makina, at sinimulan ni Saito ang pagtakbo ng eroplano. Napagtanto niyang hindi sapat ang espasyo para mag-take off, at malamang nababangga siya sa pader. Ngunit sa huling sandali, ginamit ni Tabitha ang kanyang wind magic upang tulungan si Saito na mag-take off, at nawala siya sa kalangitan. Pagkatapos nito, tinawag ni Tabitha ang kanyang dragon at naghanda na ring sumali sa digmaan. Pati si Jessica ay sumama sa kanya, samantala, lumilipad si Saito patungo sa Nayon sa buong bilis at napagtanto niyang may mga natirang bala pa sa eroplano, kaya't maaari pa rin siyang makagawa ng pagkakaiba. Sina Tabitha at Jessica ay sumunod sa kanya, sa lupa, binuo ni Princess Henrietta ang plano sa labanan at sinabi sa Griffin Knights na atakehin ang Dragon Knights habang ang natitirang puwersa ay susubok ang sumalakay sa barkong pandigma upang makapasok ito. Ang Griffin Squad ay umuna at sinubok ang gumamit ng Wind Magic laban sa Dragon Knights, ngunit mas mabilis ang mga dragon at naiwasan ang mga ito bago maglunsad ng malakas na Fire Blast na pumatay sa mga Griffin. Samantala, ang cavalry ay papunta sa barkong pandigma habang si Gush lamang ang may tamang pag-iisip na magtanong kung paano sila makakapasok sa barko na nasa ere. Ngunit nagpatuloy ang commander sa pagmamartsa habang patuloy na binubomba ng mga kanya ng barko ang mga kawal. Ang Indian commander ay nagpatuloy pa rin sa pagmamartsa habang sinusubukan ni Gush na unawain ang estratehiya. Samantala, kinokolekta ni Shesta ang mga natitirang mamamayan at sinusubukang dalhin sila sa kagubatan upang magtago. Si Henrietta naman ay nakatingin sa labanan at napagtanto na ang kanyang lugar ay hindi sa harapan. Biglang tumingin sila sa langit at nakita ang eclipse. Biglang narinig nila ang malakas na ingay mula sa ere at napansin si Saito na lumilipad gamit ang kanyang eroplano, na ikinagulat ng lahat sa lupa dahil akala nila ito ay alamat lamang. Tiningnan ni Saito ang labanan at nagdesisyong baliwalain ang kanyang plano na umuwi. Nag-u-turn siya pabalik sa labanan at ipinakita ang tunay na kapangyarihan ng Amerika sa pamamagitan ng pagbaril sa lahat ng kaaway, isa-isa, habang nalilito ang mga Dragon Knights sa bagay na humahabol sa kanila. Patuloy siyang naglunsad ng mga pag-atake na nakakuha ng pansin ni Ward na nagpa siyang sumali sa labanan. Nang mapatamba na ni Saito ang halos lahat ng Dragon Knights, biglang lumitaw ang isa pang napakabilis na dragon na umiwas sa kanyang mga bala at lumitaw sa likuran niya, sakay si Ward na may hawak na espada at nagpapadala ng wind magic. Agad na kinuha ni Saito ang kanyang espada at sinipsip ang magic. Nag-u-turn siya at handang harapin si Ward, ngunit naubos ang kanyang mga bala sa huling sandali. Samantala, sa lupa, lumikha si Fauke ng golem at inatake ang hukbo. Paulit-ulit na inatake ni Ward si Saito na sumisipsip ng magic dahil wala siyang magawa. Tumakbo si Gush kay Tabitha at Jessica, na tumingin sa labanan upang makita ang golem na sumisira sa lahat. Nagpa siya silang harapin si Fauke at ang kanyang golem. Sinubukan ni Gush na tumakas ngunit pinigilan siya ni Tabitha habang tinutokso ni Jessica si Fauke. Handa na sanang umatake si Fauke, ngunit ginamit ni Gush ang kanyang magic upang balutin ng pedal ang golem at pagkatapos ay sa pamamagitan ng alchemy, ginawa itong langis na pinagsiklab ni Jessica, na lumikha ng malaking apoy sa paligid ng golem na nasunog at bumagsak. Tumakas si Fauke ngunit hinabol siya ni Gush, samantala, wala nang magawa si Saito dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Ward. Isa sa mga pakpak ng eroplano ay nasunog, ngunit bago pa makuha ni Ward ang huling suntok, inatake siya ni Tabitha at Jessica. Bumagsak si Ward sa lupa habang si Luis, na nakasakay kay Tabitha, ay tumalon papunta kay Saito. Ginamit ni Tabitha ang kanyang magic upang ligtas na mapababa si Luis, na hinawakan ni Saito at hinayla papasok sa cockpit.
Sinigawan siya ni Saito dahil sa pagtalon, ngunit nagsimulang umiyak si Luis at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Habang muling nakabawi si Ward, inatake niya muli si Saito. Kinuha ni Saito ang kanyang espada, handang protektahan si Luis, na nagpagising ng kakaibang kapangyarihan sa kanya. Biglang nagliwanag ang kanyang marka habang inatake ni Ward, sugatan si Saito sa pisngi. Biglang nawala si Luis sa kontrol ng kanyang katawan, itinutok ang kanyang wand kay Ward. Sinabi ng espada kay Saito na lumalabas ang mga nakatagong kakayahan ni Luis at dapat siyang bigyan ng sapat na oras. Ngunit patuloy na inaatake ni Ward ang eroplano, na nagdudulot ng mas maraming pinsala sa makina at nagpapasiklab ng usok. Habang bumabagsak ang eroplano, handa si Ward na tapusin sila. Biglang naglabas si Luis ng isang malaking puting ilaw na nagpakawala ng malakas na enerhiya. Nasira ang barkong pandigma habang nakatingin ang mga tao mula sa ibaba. Nang maglaho ang liwanag, bumagsak si Luis sa mga bisig ni Saito, na wala ng malay. Sinubukan ni Saito na kontrolin ang eroplano ngunit wala siyang magawa, kaya't sinubukan niyang mag-crash land sa damuhan. Sa kabutihang palad, ligtas silang lumapag habang natapos ang eclipse. Habang sina Tabitha at Jessica ay naglakad papunta sa nasunog na barko, hindi sila makapaniwala sa ginawang magic ni Luis. Biglang lumabas si Cromwell, na nahihilo, at agad na ginamit ang kanyang singsing upang pilitin ang mga babae na bumagsak. Hindi sila makagalaw, ngunit biglang dumating si Gush at sinapak si Cromwell, tinulungan silang makawala habang sinasabi na tumakas si Fauke. Nagising si Luis at sinermonan si Saito dahil sa hindi pagdating sa eclipse at pagkasira ng eroplano. Ngunit sinabi ni Saito na nagpasya siyang manatili dito kasama siya, na ikinatuwa ni Luis. Sa wakas, nagkaayos na sila, natapos na ang digmaan, at pinarangalan ng mga medalya ang mga bayani. Bumalik si Luis upang ipakita kay Saito ang kanyang medalya ngunit natuklasan niyang wala ito, kaya't hinanap niya ito sa mga damuhan at hardin, at natagpuan niya itong nakikipag-usap muli kay Shesta. Nang makita siya ni Saito, natakot ito dahil kinuha ni Luis ang kanyang whip, handang disiplinahin siya muli. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan ni Saito ang sarili sa loob ng eroplano, lumilipad patungo sa eclipse habang nagliliwanag ang marka sa kanyang kamay. Pumasok siya sa eclipse na parang isang itim na butas, at pagkatapos dumaan dito, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang maraming pamilyar na mga gusali. Tumingin siya sa paligid, nakita ang mga poster at mga tao, at napagtanto niyang bumalik na siya sa Japan. Lumipad siya sa mga kalye, masaya na nakabalik, ngunit nang tumingin siya sa kanyang tabi upang hanapin si Luis, wala siyang nakita. Nagsimula siyang maghanap para sa kanya, ngunit natanto niyang siya lang ang bumalik. Biglang bumalik ang lahat ng alaala sa kanya, kung paano siya dinala sa mahiwagang mundo kung saan siya binugbog ni Luis at lumaban sa isang tunay na digmaan. Napaiyak siya nang maisip na walang kabuluhan ang kanyang buhay nang wala si Luis. Sigaw niya ang pangalan ni Luis at humiling na bumalik sa kanya. Biglang bumigay ang lever ng eroplano, at nagsimulang bumagsak ito sa lupa. Nang malapit na itong bumagsak, nagising si Saito mula sa kanyang panaginip, natuklasan ang sarili na nahulog mula sa kama. Nagising si Luis at tinanong kung ano ang nangyari. Sobrang saya ni Saito na makita siya, kaya't niyakap niya ito ng mahigpit, sinasabing ayaw niyang umalis kailanman, na ikinataba ng puso ni Luis. Ngunit, bilang isang tsunere, itinulak siya ni Luis at sinabihan siyang matulog ulit. Tahimik na bumangon si Saito at humiga muli bago matulog. Kinabukasan, naganap ang seremonya ng coronation sa Kastilyo, kung saan iproklama si Henrietta bilang reyna ng Tristain dahil sa kanyang nagawa sa huling digmaan na nagligtas sa kanilang bansa mula sa ganap na pagkawasak. Hindi mukhang interesado si Henrietta sa titulo, ngunit sinabi ng ministro na nasa panganib pa rin ang Tristain at kailangan nila ang kanyang pamumuno higit pa kaysa dati. Ang buong bayan ay nasa masiglang mood, handang ipagdiwang ang kanyang coronation. Samantala, si Cromwell ay nakakulong sa piitan, na sinalakay ng isang hindi kilalang babae. Lumapit siya sa selda ni Cromwell at sinabing nabigo siya sa kanya. Nagmakaawa si Cromwell na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, sinasabing may hindi kilalang magic na nagdulot ng liwanag na Samyra sa lahat ng kanyang mga hukbo. Mukhang napansin ito ng babae bago ipakita ang purple ring at ginamit ito upang patayin siya. Sa academy, naghahanda sina Luis at Saito upang lumabas at manood ng parada. Bago sila lumabas, binigyan ni Luis si Saito ng isang pares ng kakaibang salamin na sinasabing isang family heirloom at sinabi sa kanya na isuot ito dahil babagay ito sa kanya. Isinuot ni Saito ito ngunit hindi na niya ito matanggal, na tila bahagi ng plano ni Luis. Lumabas sila at nakita ni Saito si Shesta at agad siyang nilapitan, iniimbitahan siyang manood ng parada kasama nila. Tumanggi si Shesta, at biglang lumiwanag ang mga salamin ni Saito.
Dumating si Luis mula sa likod at sinabing ang mga ito ay espesyal na salamin na umiilaw kapag ang nagsusuot ay tumingin sa iba bukod sa kanilang master na may masamang balak. Ginamit niya ang kanyang lightning magic upang parusahan si Saito. Hinaila niya si Saito patungo sa damuhan kung saan nakasalubong nila si Nagush at Blondie na mukhang manonood din ng parada. Tumingin si Saito kay Blondie at muling nagliwanag ang kanyang salamin, na nagdulot ng galit kay Luis, na muling pinarusahan si Saito, na ikinagulat ng headmaster na seryosong nag-isip na patalsikin sila sa paaralan. Hinaila siya muli ni Luis kung saan nakita ni Saito si Jessica at muling nagliwanag ang kanyang salamin, na ikinagalit ni Luis at muling pinarusahan si Saito. Muli siyang hinaila at nakita niya si Tabitha, muling nagliwanag ang salamin at muli siyang pinarusahan. Patuloy na nagliliwanag ang kanyang mga salamin habang nakikita niya ang mga babae, at sinigurado ni Luis na tama ang kanyang parusa. Sa wakas, lumabas sila at nagdesisyon si Saito na takpan ang kanyang mga mata upang hindi na siya makakita ng kahit ano, habang handa na si Luis sa kanyang whip kung sakaling may mangyari pa. Biglang narinig nila ang ilang ingay at lumapit upang makita ang prinsesa na nakasakay sa kalye kasama ang kanyang buong entourage. Sinabi ni Luis kay Saito na tingnan ang prinsesa, at nakita niyang napakaganda nito, kaya't nagliwanag muli ang kanyang mga salamin. Nagalit si Luis at sinaktan siya ng kuryente, na nagdulot ng takot sa lahat at naging alerto ang mga gwardya. Sinunggaban nila si Saito na walang malay at dinala sa palasyo. Hindi pinayagan si Luis na makipagkita sa prinsesa, kaya't kinuha niya ang kanyang wand sa galit. Isa sa mga gwardya na may maikling buhok, na nagngangalang Agnes, isang Amerikanong sundalo, ay naglabas ng baril at tinutok ito sa kanya, sinasabing ibaba ang wand. Hiniling ni Luis na palayain si Saito dahil wala siyang kasalanan at siya ang nagdulot ng pagsabog, ngunit tumanggi si Agnes. Samantala, ikinulong si Saito sa piitan, galit na sinusubukan niyang tanggalin ang mga salamin ngunit nag-isip na kung magpapatuloy ito, magpapakasal si Luis sa isang mayamang aristokrata habang siya ay nanunood lamang mula sa malayo at tinaguri ang talunan matapos siyang mamatay. Nahiga siya sa lupa habang nangangarap tungkol sa prinsesa nang biglang magising siya mula sa kanyang panaginip dahil sa pagdating ng prinsesa mismo na nagsabing nandito siya upang makita siya. Sinabi niya na hindi niya kailanman pinangarap ang prinsesa, habang hinawakan ng prinsesa ang kanyang mga kamay at sinabing may gusto siyang ipakiusap. Nagsimulang mag-isip si Saito tungkol sa prinsesa, ngunit biglang sinuntok siya ni Agnes at bumagsak siya. Inilabas ni Agnes ang kanyang baril at tinutok ito sa kanya. Sinabi ng prinsesa na umatra si Agnes dahil nais niyang kausapin si Saito ng mag-isa. Nagbibiro si Saito mula sa likuran, na nagdulot ng isa pang sipa sa kanyang ulo bago siya pinigilan ng prinsesa. Sinabi ng prinsesa na nakita niya si Saito at Luis na gumagamit ng magic na hindi pa nakikita noon na nagtapos sa labanan. Nais niyang humingi ng tulong muli mula sa kanila, ipinaliwanag niya na ang mga ministro at mga general ay hinihikayat siyang sumalakay sa Albion upang samantalahin ang kanilang tagumpay at tapusin ang digmaan, ngunit ayaw niyang magpatuloy ang pagdanak ng dugo at nais niyang tapusin agad ang labanan na ito. Sinabi ng prinsesa na kailangan niya ang kanilang tulong, dahil isa sila sa iilan na kanyang maaasahan. Pumayag si Saito at nagpasalamat ang prinsesa, sinabi niya na manatili muna sila sa academy kasama si Luis at mag-ingat dahil maraming especially iya sa paligid. Ipinaalam din niya na may isang tao ang nakapasok sa piitan at pinatay si Cromwell. Naniniwala siyang hindi ito magagawa ng isang tao lamang dahil maraming susi ang kailangan upang buksan ang mga kandado. Ang mamamatay tao ay ginamit ang kanilang magic spell upang tuluyang alisin ang buhay ni Cromwell, na tanging ang panlabas na katawan lamang ang natira. Sinabi ni Henrietta na maaari siyang humiling ng kahit ano mula sa kanya bilang pasasalamat. Bago pa makaisip ng anumang bagay si Saito, inutusan ng prinsesa si Agnes na papasukin si Luis. Pumasok si Luis na nakayuko ang ulo, na ikinagulat ni Saito. Agad siyang umatras sa isang sulok, sinasabing hindi siya tumingin sa prinsesa. Ngunit nagsimulang umiyak si Luis at niyakap siya, humihingi ng tawad sa pag-atake sa kanya at sinabing nag-alala siya para sa kanya. Tiningnan siya ni Saito ng may pagmamahal at pinatahimik siya. Pagdating ng gabi, sila ay nasa karwahe at pauwi na sa academy. Ipinakita ni Luis kay Saito ang isang espesyal na libro na ibinigay sa kanya ng prinsesa na sinasabing naglalaman ng void spells, ngunit nang buksan nila ito, ito ay ganap na walang laman. Pinag-isipan nila ito bago sinabi ni Saito na ang libro ay isang modernong piraso ng sining na nagsasabi na dapat kang lumaban ng walang laman ng isip. Tinanong ni Luis si Saito kung nais pa niyang umuwi, at matapat na sumagot si Saito na gusto niya, ngunit ayaw niyang iwan si Luis nang mag-isa sa mapanganib na mundong ito. Nais niyang makipaglaban sa mga paparating na labanan upang magdala ng kapayapaan. Salamat sa panonood, kung nagustuhan mo ang video na to,
pindutin ang like at subscribe button. Please help me reach 100,000 subscribers. Gusto kong marinig ang mga saloobin nyo, kaya mag-comment lang sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod na anime recap.